na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming maraming salamat, Pampanga, sa napakainit na salubong na inyong binigay sa Unity Team at sa Tambalang Marcos at Duterte. Basta't magiging totoo yan, basta't walang iwanan. Walang iwanan dahil tayo ay nagkaisa na. Totoo rin yan. Dapat siguro walang tulugan dahil alam naman natin ang daming mga nangyayari habang tayo natutulog. Kaya magpapahanap ako ng katakot-takot na kape, papadala ko sa inyo para hindi mo tayo matulog. Maraming salamat. At kanina pong may araw pa, tinitignan po namin, pinipicturan nung drone na napakaraming tao dito. At sabi ko talaga naman, magiging masaya ang ating rally dito sa Pampanga. At nung una akong pumasok, naririnig ko na yung mga dalaga na humihiyaw at nagtititili. Pero ang salubong sa akin, kay BBM ang boto ko, kay Sandro ang puso ko. Wala si Sandro ngayon dito, kaya ang sinama ko na lang ang aking bunso na si Vincent na nakita ninyo na nagbigay sa dulot sa inyo na isang kaunting kanta. At alam nyo po, mukhang may talent po. Baka may pag-asa ito sa showbiz. Sige lang anak, at pagpatuloy mo yan, baka madiscover ka. Salamat, salamat po sa inyong lahat. Alam nyo po, dapat gabi na. Dapat malamig-lamig na ang hangin. Ngunit hindi na po natin maramdaman yung lamig ng hangin dahil masyado pong mainit ang pagsalubong ninyo sa Unity Team. Tama yan, isigaw ninyo para maging maliwanag sa buong Pilipinas na dito sa Pampanga, buo, solid ang suporta sa Unity Team at sa Tambalang Marcos Duterte. Eto na, iba itong ano. BBM, balita ko, masarap ka daw magluto. Pwede ba akong makatikim? Okay lang tawaging di disente, basta ikaw ang aming presidente. Naging tula pa. Nakakataba po naman ng puso na marinig at makita yung mga placard ninyo na talagang halatang halata naman na kayo-kayo ang gawa-gawa ng bawat isa sa inyo. Kaya't mas malaki
at mas maganda at mas makabuluhan po ang inyong pagbati sa amin sa pamamagitan ng inyong ginawa na mga placard na ito. Excited na kaming pumunta sa EDSA para sa Victory Party. Sa EDSA ba tayo? Mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat po. Matagal na po naming sinimulan itong kampanya na ito. At sa darating na linggo ay matatapos na ang ating paglakbay dito sa ating kampanya, dito sa hanggang papunta sa ating eleksyon. Kaya naman po ay masasabi ko at nakikita po namin. Kami po ay nagsimula mula pa noong November. At kami po ay mula nung simula ay isinisigaw na namin ang aming adhikain ng pagkakaisa. At kung gaano kahinit ang pagtanggap ninyo ng Pampanga dito po sa amin, ay maraming masasabi ko po na ganyan din po ang pagtanggap ng mensahe ng pagkakaisa kung saan man kami pumunta at naunawaan ng Pilipino kung gaano kahalaga ang pagkakaisa para pagandahin na natin ang buhay natin, ang buhay ng bawat Pilipino, pagandahin na natin ang Pilipinas. Paano mo hindi sasabihin napaka-talented, napakagaling ng mga Pilipino? At sa lahat po ng aming napupuntahan, ganyan po, kitang-kita natin ang galing, ang sipag, ang husay, ang kabaitan ng mga Pilipino. Yan po ang aming inaasahan, ang puso ng Pilipino. Narinig niyo na po ang mensahe ng ating mga senador. Narinig niyo po ang mensahe ng ating magiging vice-presidente na si Mayor Inday Sara Du. Alam niyo po, lagi pong sinasabi ako sa lahat ng mga presidential candidate ang pinakamapalad. At ang naging kasama ko, naging partner ko, ay ang pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamatapang. Nakita ninyo, naka-war paint na, palaban na eh. Talagang handang-handa na sa laban itong aking ating vice-presidente. At dahil kasama ko po, ang partner ko po, ay ang siyang pinakanagmamahal sa Pilipinas. Kaya po ako'y napakapalad. At bukod puron ay napakagandang halimbawa po ang aming ginawa. Napakagandang simbolo na kami ay naging partner. Dahil ako, sa nanggaling ako sa Ilocos Norte, siya ay galing sa Davao, sa Mindanao, na nanggaling sa magkabilang dako ng Pilipinas. At kung kaya naming dalawa na magsama, kaya rin natin ipagkaisa ang sambayan ng Pilipino. Hashtag BBM Sara Nation. All right.
Kaya naman po, napakadali na ipagmalaki ang mga Pilipino. Dahil talaga, kahit ano pang sabihin ng kahit sino pa, ang galing masyado ng Pilipino. Kaya kapag nagkaisa ang Pilipino, makikita po natin kahit na ano po ay kaya nating harapin. Dahil marami-rami po ang hinaharap nating problema na kailangan nating tugunan sa susunod na ilang taon. Kailangan natin gawan ng paraan na ang presyo ng bilihin ay hindi masyadong nagtataas. Kailangan tayo paramihin ang trabaho sa ating ekonomiya. Kailangan natin ayusin ang ating agrikultura para magkatrabaho at magkasapat na pagkain. Kailangan nating tulungan ang mga maliliit na negosyante para sila ay makabalik. Sila yung mga nalugi, yung mga nangutang na nagsara ay kailangan pabalikin natin upang magkaroon ulit ng trabaho. Kailangan po natin ipagpatuloy ang build na infrastructure program ni Pangulong Duterte. Palalawakin pa natin, isasama na natin dyan ang digital infrastructure, yung ating pong internet, para maging mas mabilis, para maging mas malawak, para maging mas mura. Ang susunod pati na administrasyon ay kailangan makahanap ng paraan na bawasan ang singil sa kuryente para hindi na ganong nahihirapan ang taong bayan. Ito po ay iilan lamang sa mga ating hinaharap na problema. At alam po natin na ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, at gaano kamahal ang Pilipinas, siya ay isang tao lamang. Ngunit, kapag tayo'y nagkaisa, kagaya ng nangyayari sa kaysaysayan ng Pilipinas na pagka may dumadating na sakuna, kapag may dumadating na kahirapan, kapag may dadating na problema, ito po ay ating hinaharap at tayong mga Pilipino ay nakakaraos dahil tayong mga Pilipino ay nag-iisa, nagtutulungan, nagmamahalan at yan po ay puso ng Pilipino. Kaya po, kapag aming mula nung aming sinimulan ang aming paglampag-ikot at pinag-uusapan natin sa ating mga kababayan, itong adhikain na pagkakaisa ay nakikita naman po natin na ito mainit po ang pagtanggap. Hindi naman po siguro tayo dapat magtaka. Dahil naman, tayo mga Pilipino ay mapagmahal. Ang mga Pilipino, tayo naman ay hindi tayo palaaway. Hindi naman po tayo naghahanap ng gulo. Oh, madali lang patunayan yan. Tignan ninyo, kayo, nakabilad sa araw, kanina pang tanghali. Pero tignan ninyo yung katabi ninyo, lahat yan nakangiti, walang nakasimangot dyan. Mabait talaga ang Pilipino. Kaya yan ang aming ninanais na ibalik, hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi sa pang-araw-araw natin na buhay sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Yan po ang hangarin ng UNITIM. Yan po ang pangarap para sa ating bansa. Kaya po, ay sinimulan natin ito. At ang taong bayan, ang ating mga kababayan, ay dahang-dahan sumasama, nagsasanib puwersa sa UNITIM, nagsasanib puwersa at sinasabi ng mga Pilipino, kasama ako diyan sa pag-unlad. Kasama ako diyan sa pagpaganda ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Kasama ako diyan sa pagpaganda ng Pilipinas. Kasama ako sa kilusan ng pagkakaisa. Yan po ang naging sigaw na ng ating kababayan. Yan po ang naging sigaw. Nagsimula po sa bulong lamang na halos hindi marinig
Ngunit ngayon, naging maliwanag ang tinig ng sambayanan. Naging maliwanag na yung tinig na yan ay hindi na lamang bulong, kung hindi ito ay naging sigaw na. Sigaw na naririnig sa buong Pilipinas, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Alam naman po natin yan. Alam naman po natin, kapag tinatanong po tayo ng mga tigalabas, mga dayuhan na kaibigan natin, sabihin nila, ano ba kayo? Mga Pilipino, ano bang pinagmamalaki ninyo? Kami ng mga Pilipino, ang pinakamahalagang katangian ng ugali, ng puso, ng kultura ng Pilipino ay ang aming malasakit at ang aming pagmamahal sa aming kapwa Pilipino. Kaya po, kapag makita po natin na dahan-dahan natin ipinagkakaisa ang Pilipinas, dahan-dahan nating nakikita na sa pagtulong-tulong natin sa isa't isa, gumaganda na po ang buhay. Kapag dumating ang araw na masasabi natin ulit, ang mga Pilipino may trabaho na, ang mga Pilipino may pera na naman sa bulsa, kaya nang ipakain ang kanilang mga pamilya, kaya nang ipag-aral ang kanilang mga anak, at bukod sa lahat, na ang bawat Pilipino ay magkaroon ng pag-asa na ang kinabukasan ng Pilipinas, ang pag-asa na ang Pilipino ay magiging mas maganda ang kinabukasan kaysa sa pinagdaanan natin sa nakaraang 2 taon. Kaya po natin gawin yan. Kaya po natin paratingin ang araw na masasabi natin ay dahan-dahan natin ipinagkaisa ang Pilipino, dahan-dahan nagtulungan ng Pilipino, dahan-dahan natin ipinaganda ang buhay ng ating kapwa Pilipino. Kaya po, dito sa gabing ito, huwag nating kalimutan ang ating pagtipon-tipon nitong gabi na ito. Huwag nating kakalimutan ang ating napag-usapan dito, ang ating kilusan ng pagkakaisa. Kaya naman po, ipagpatuloy natin yan. Huwag nating hihintuan. Huwag po tayong titigil. Huwag po tayong hihinto sa ating sakripisyo, sa ating trabaho upang gawin ang lahat para ipagkaisa ang sambayan ng Pilipino. At pagdating ng araw na yan, haharap tayo sa buong mundo at sisigaw tayo, sasabihin natin sa lahat ng buong mundo, sasabihin natin, tingnan nyo kaming mga Pilipino. Kami, kahit anong ibato ninyo sa amin, kahit anong kahirapan ang dumadaan sa Pilipinas, kami ay dahil ang aming pagmamahal sa isa't isa, basta't ikaw ay Pilipino, kapatid kita, mahal kita, kakampi kita. At kapag dumating ang araw na yan, nadaakita na natin, masasabi na natin, ito ang araw na aming pinapangarap, nakamtan na rin natin ang ating layunin na pagkaisa ang Pilipinas. Gaganda ang Pilipinas. Gaganda ang buhay ng Pilipino. At haharap tayo sa ating mga kaibigan at sasabihin natin, isisigaw natin ng kalakas-lakas, iwawagayway natin ang mga bandilang Pilipino at sasabihin natin, sa buong mundo, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.
Kaya po, napakahalaga na ipagpatuloy natin na gawing lahat upang magkaisa. Hindi naman siguro masasabi na hindi natin kayang gawin ito. Kaya natin gawin ito dahil nasa ugali po ng Pilipino. Alam po natin ang Pilipino, kapag nakita ang kanyang kapwa na naghihirap ay tutulong. Kapag nakita ang kapwa Pilipino na nadapa ay ibibigay kaagad ang kamay upang tulungan at magdulot ng kahit kaunting ginhawa sa kanyang kapwa Pilipino. Yan po ang puso ng Pilipino. At kapag natin ipinagkaisa ang puso ng Pilipino, basta tayo ipagpatuloy natin ang laban na ito sa kilusan ng pagkakaisa hanggang tayo ay magtagumpay. At ang aking pinag-uusapan na tagumpay ay hindi lamang ang tagumpay sa darating na halalan. Ang aking pinag-uusapan din ay ang tunay na tagumpay na ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino. Pag dumating na po ang araw na yan, mararamdaman talaga natin na dahan-dahan, sama-sama po tayong babangon muli. Maraming salamat po! Mabuhay ang Pampanga! Mabuhay ang Pilipinas! Sabay! Hey! Masaya! Ay! Susunod na Vice Presidente!